Dangsanay ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Nueva Ecija ang humigit kumulang 5,000 call center agents sa lalawigan upang mapunan ang dami ng bilang nakakailanganin sa kasalukuyang itinatayong Business Process Outsourcing o BPO facility sa lungsod ng Palayan. Sa naganap na Provincial Technical Education Skills Development Committee o PTSDC Quarterly Meeting na dinaluhan ni Governor Cherry Umali bilang chairman ng komite, tinalakay ang kahandaan ng lalawigan sa pag-hire ng mga qualified call center agents na tutugon sa pangangailangan ng kauna-unahang call center company sa probinsya. Ayon kay Provincial Director Melanie Romero ng TESDA Nueva Ecija, may ilan mang eskwelahan sa lalawigan ang nag-aalok ng call center training program ay hindi pa rin sapat upang mapunan ang bilang ng empleyadong kakailanganin. Dahil dito, inirekomenda ni Governor Cherry na mag-request ang PTSDC sa Central Office ng Budget Allocation for Call Center Scholarship para makapagsanay ng humigit kumulang 5,000 Novo Ecijanong nagnanais makapasok ng trabaho bilang call center agents. Based on yung recommendation of Governor Cherry, nagkaroon ng resolution na hihingi ng allocation or budget allocation for a call center scholarship dito sa Nueva Ecija. So, ipo-forward po namin iyon sa central office para mabigyan ng budget at magkaroon tayo ng mas maraming graduates ng call center training programs. At ito yung ngayon, yung tutugon dito sa pangangailangan natin ng call center agents sa ating itinatayong mga BPO facilities sa Nueva Ecija. Kapag naaprubahan ang request budget ng PTSDC ay maglalaan sila ng halagang 5,000 piso sa bawat Novo Ecijanong nagnanais na sumailalim sa call center training program ng TESDA upang mabigyan sila ng libreng training. Dagdag ni Romero, maliban sa ipinatatayong BPO building na nasa lungsod ng Palayan na inaasahang magbubukas na sa susunod na taon, ay plano din anya ng provincial government na magpatayo ng isa pang BPO building sa lungsod ng Kabanatuan. Nabanggit noon ng provincial government, hindi lang Palayan kasi yung tatayuan. Yung dito rin sa Kabanatuan, merong plan na by next year, start na rin yung construction of facilities. But for Palayan kasi, ongoing na yung construction of BPO facilities doon. And by first quarter of next year, by 2017, magkakaroon na ng operation itong mga BPO companies doon. So, kinakailangan for this year, mas makapag-produce pa tayo ng mas maraming call center agents. Ang BPO ay nakapaloob sa business hub na nasa lungsod ng Palayan na nais sa katuparan sa ilalim ng private-public partnership ng MTD Philippines, provincial government sa ilalim ng panunungkulan noon ni Governor Aurelio Oy Machesumali at lokal na pamahalaan ng naturang lungsod. Samantala, hinikayat din ni Romero ang mga Novo Ecijano na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang matulungan silang mabigyan ng mga trainings na kanilang magagamit sa paghahanap ng trabaho. Ang TESDA po ay hindi lamang training program on call center ang tinitingnan. Marami rin kaming scholarship in other areas like tourism sector, yung sa mga welding, ganyan. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin for mga scholarship assistance na to. Tingnan ninyo kung ano yung gusto ninyo, yung interest ninyo, ano yung capability ninyo, at kung ano yung pangangailangan ninyo for training. At titignan natin kung paano natin may padadala sa inyo itong mga training programs sa ito. Shane Tolentino, para sa Balitang Unang Sigaw.